para sa inyo mga kalinga. Siya ay magsusumigap, walang iba, laging nandyan, Ruel of Malalag. Ayun mga kalinga, magandang araw po sa ating lahat and welcome muli sa ating munting channel, ang Ruel of Malalag. So ngayong araw nito mga kalinga ay maghahanap po tayo ng matutulungan. So ngayong araw na ito mga kalingap ay nasa lugar po kami ng Labo, no? Kasi meron pong ni-refer sa atin si Kuya Jen Rivera Official na beneficiary po niya dati a year ago. So ngayon po muli po nating bisitahin, no? At syempre para din may mahanap tayong mga bagong tutulungan, no? So ngayon nandito po si Kuya Toto at may share po niya sa atin, no? Kung ano po ang background po ng pamilyang ito. Ayan Kuya Toto. Good morning sa lahat, ano. Yeah, a year ago, na-scout ko sila dito sa Makugun, ano, Makugun Labo, Camarines Norte. Na-scout ko po sila, kabawa po sitwasyon nila. Tatlo po sila magtsuhin na puro PWD, na ito po ang sitwasyon nila. Simula nung na-scout ko sila, ganito na po sitwasyon, hanggang ngayon po ay lumala yung kanilang ang kanilang sitwasyon. So, bali naawa yung kanilang pinsan, so pinatira muna samantala dun sa sa may bato. Kaya pinagsamantala muna doon natitira. Kasi nung bagyo, naawa yung pinsan nila. Kaya doon muna pinatira sa... Pero yung totoong bahay nila is yan ito, talaga? Ito. Mm. Kaya sabi nga niya, pagka nagkaroon sila ng luna, ay lilipat sila dito. So ngayon po mga kalingap, no, bisitahin po natin, no? Pakumustahin natin at alamin natin yung buhay po nito. So, tara po mga kalingap, and kung ano mong pwede natin maitulong, sana po magtulungan tayo, no? Para makaabot tayo ng konting tulong. So, meron tayong dalang bigas dyan galing po sa, no, sa Team Rochelle, The Greatest Mummies. Ayun, magandang hapon po. So, ayan mga kalingap. Oh, upo lang. Upo lang po kayo. Upo lang po. Hello po ate. Kamusta po kayo? Anong pangalan niyo po? Ako po si Ruel pala. Kasamahan po ni Kuya Jen Rivera. Sa Team Kalingap po kami. Alam niyo po yung Team Kalingap? Yung mga tumutulong po ng mga mahihirap. So, andito kami ngayon para malaman yung buhay niyo po kung deserve ba kayong tutulungan. Kumusta naman po kayo dito? Okay lang po. Ano pong pangalan niyo po? Ano pangalan niya? Ano po? Ano po? Ano pangalan mo? Ano pangalan niyo po? Pangalan? Inday po. Ah, Inday. Inday. Ilang taon ka na po? Inday, taong pala yun ito? Po alam po. Palayo po, Inday. Ito tayo sa loob. Pwede bang pumasok? Pwede po. Ito talaga yung bahay niya? Oho, kaya lang di kami nag-stay at gawa ng sira ng puto. Grabe. Ilang taon na kayo dito nakatira? Simula pa po. Simula. So, pwede niyo po ma-share sa amin ngayon kung ano pong sitwasyon niyo dito? Saan si mama, si papa, gano'n? Yung pong magulang ko is broken family. So si papa mo andito? Tiyo ko po. Tiyo mo ito? Palaga. So yung mga magulang niyo, wala dito ngayon? Wala na po. Patay na yun. Patay na ang babae. Ang babae? Yung ama ko nasa Paho Muñoz nakatira. May pamilya na yun? Hindi ko po alam. Since 2004, wala na. So matagal na. Abando na. Magkapatid kayo? Sa ina po. Sa ina. So yung mga kapatid niyo po sa ano? Yung totoong ano talaga? Ay patay na po yung totoo kong kapatid. Namatay naman siya sa panganganak naman. So, kayo bali ilang magkapatid kayo? Pare tatlo po, yung isa po lang sa Bulacan. So, kayo po ang naiwan dito sa Cam Norte? Ako na lang, tsaka siya. So, ito may mga kapatid din? Wala po, ako lang talaga. Mag-isa lang din? Siya yung talaga po. Okay. Ilang taon na po ito si ate? 38 years old na po 38 siya. Na siya? Mukhang si Oyang din. So, talagang mas okay pa siya kontra kay Uyang kasi makapagsalitaan po siya ng maayos. Makakapagsalita man po. Minsan nabubulol-bulol siya. So, kumusta po ang inyong ano dito? Alam namin na mahirap. Pwede niyo po maikwento sa amin yung buhay niyo dito. Bago kayo na tagpuan po ni Kuya dyan. Kasi siguro lumipas na po isang taon nung pumunta kayo dito. More than. Sobrang isang taon na. So, bago po kayo nakilala po ni Kuya dyan.
pwede niyo po ikwento sa amin ngayon kung ano po yung... So ngayon po talaga, ang halap po buhay ko po talaga ay ano, titinda lang po talaga ng ulam, walang iba. Minsan, nag-sasaydain po pag may mapaay sa ng make-up, nagpapamake-up yun. Pinakasingil ko po 250 pag may ano, may dibo. Ayan. Minsan, inaakit ako ng mga kaibigan kung mag-make-up kami, racket ba? Pero pag walang make-up, sa lako ako talaga. Naglalako kayo? Naglalako ako ng ulam sa pananghalian. So kayo nagluluto ng ulam na yan? Or inangkat mo lang? So, 20% to sa akin. Ah, so kung yung kita, yun lang po yung 20% sa'yo? Sa akin. Sa isang daan, may 20. Ay, grabe. Yun, tiyatsagaan ko at may estudyante man baga po. Sino pang nag-aaral sa inyo? Yung pong palaki ko. Saan dito ngayon? Nasa Magtagangki po. Ah, kayo po yung nagsusuporta nun sa pag-aaral? Mm-hmm. Bihira naman po yung ama magbigay. Ah. At hirap din naman. So, kay bali, dalawa yung sinusuportan mo. Isa dito. Tapos po, yung nag-aaral. Estudyante na siya pa. Kumusta naman si tatay po? Kumusta po ang ano niya ngayon? Ano pong nangyari sa kanya? Na-stroke po siya na paralyzed. Na-stroke po kanya? Since ano po yan, 2019. Kailang tagal na? Tapos sa puder ko, magpa 5 years na siya. So talagang ano, ikaw yung nag-aalaga dyan? Ako na ho. Hindi ko na nga maharap-harap. May mga maintenance din siya na iniinom? Wala nga ho. Minsan, pag may ano, binibigyan ko siya ng Losartan pang maintenance niya. So, high blood pag may siya? Binibigay sa barangay, binibigyan so, ko siya. So, doon lang kayo na, bali, umaasa din pag may bibigay ng maintenance? Oo. So, ang inyong sitwasyon ng pagtulog dito, talagang nakakaawa din? Kaya nga po ay, kaya hindi nga po kami makaano-ano, tulog ng maayos. Buti nga lang po at magandang loob yung kamag-anak ko naman. Diyan kayo na pinatira pansamantala? Temporary po. Hanggang ngayon? Diyan din? Mm-hmm. So talagang ano, pag wala yung magandang bahay na yan, dito kayo magtiyatsaga? Dito po. May tendency po talaga kasi may pamilya na rin naman siyang bago ngayon. May posibilidad na umalis din kami dyan. So talagang wala kayong choice kung wala dito yung choice babalik? Po talaga. Babalik talaga dito. Ilang taon ka na po? 30 po. 30. Ano pangalan niyo? Tunay po. Aladdin Apula Alvarez po talaga. So talagang ano, ikaw yung nag-alaga nito? Head po ng breadwinner. Breadwinner. Kasi kung wala din po kayo talagang... Wala po mag-aalaga dito. Mag-aalaga dito. Kasi tiyo naman, wala na, inabandona ng mga anak. Nibisit tayo sa looban na maglilimang taon, ni magsilip wala. So, yung pamilya niya, asan ngayon? Yung pamilya niya po, sa pagkakaalam ko po, talaga nasa Dait. Sa Alawihaw. Sa Alawihaw? Na kasalo ko yan, may alaga din na anak niya na stroke. Ay, grabe. Oo. Tapos po, yung isang anak niya na babae nasa Pasig, ang alaga naman po ay yung asawa niya na stroke din. May anak siya na stroke, kasi yung asawa niya na stroke, tapos siya na stroke din. So, kibali, yung papa nila, talagang... Po, yung asawa, tsaka po yung anak niya, stroke na, pareho. Tapos yun na nga, inabandon na nga rin siya. Kasi mga ano din sila. May mga, di ba, na-stroke din sila. May anak po siyang ano, okay pa naman, nagpapahinanti sa Manila. Kaya lagi dito sa ano? Sige na po. Nagpapahinanti po sa Manila, ay hindi rin nga po magawang bisitahin. Sabi ko, bakit ka... Nag-ilang taon, no? Ano na po, kung ilang taon na itong ma-stroke, ganun din po ganun yung hindi pagbisita. So dati si tatay, pag, nung hindi pa siya na-stroke, anong trabaho din? Ano po siya, yung rahanap po ng nyug, tapos nagkakabod. Yun, sa ilog. Yun. Grabe. Eh dati po, inalagaan siya ng panganay niyang anak. Ay, so ngayon, para yata nagsawa, eh di parang inabando na nga ni. Kasi naka-stay sila sa Dait. So ngayon, alam naman niya itong lugar namin at andito yung magulang yung alaga ko rin naman na matanda, halos nasa 90 years old. E dito siya nagpunta. Ay, so ngayon, ibinibigay ko naman dun sa tunay niyang pamilya. Ayaw din? Ayaw nang tanggapin. Ayaw siyang tanggapin. Ayaw. Talaga gusto niya so, dito. So bakit talagang prosigido ka na ganun? Pinagsisikapan ng alagaan siya? Ay, sa abot ng aking makakaya, nabibigyan ko naman ng pagkain. Hatid-hatid lang. Hatid-hatid mo lang dito? Oo.
So, hanggang maggabi, ganyan lang si tatay. Panghali, gabi, may pagkain siya talaga. Yung sa minaabot naman po sa kanya ng pagka, ng meron pera. Merong nag-aabot sa kanya dito? Meron po yung ayun, pamangkin niya. Nagbibigay ah, naman. Dyan, sa baba. Pamangkin niya yan. Hmm. Nagbibigay sa kanya cash. Minsan, binibigyan 100, 200. Pagkain, pag may extra sila. Hmm. So, habang nasa trabaho ka, anong ginagawa din ni ate dito? Ay, si ate naman po, yan, wala naman gawa. Talaga nakatambay. Dito lang talaga siya. Nagbabantay din po sa tindahan. Ah, sa tindahan na sa unahan? Diyan po sa tindahan. Doon siya nag-i-stay pag wala man ako. At pag naandiyan naman ako, sige na ang linis ko at baka masita na may-ari. Baga. Oo. Sabihin niya, pinatitira na, pinababayan pa. So, dito kumusta na kayo nung bagyo? Kaya nalipat nung bagyo po, ay wala man po kami dito, nandun na nga po kami. Ah, nakalipat na kayo doon? Oo. Grabe, ano makakalimit. Pero, ano, di ba? Wala, hindi nyo naisip na ipapagawa ito, ganun. Ano po, ang sa akin po, pag ano po, yung trapal muna, temporary, just in case muna. Na magdating po yung may-ari, at buntis baga po, may tendency yata dyan din mag-stay. Mm-hmm. So, balik kayo dito? Balik kami dito. So, yung gagawin nyo muna? At ang hirap din baga po naman. Magtrapal muna kayo sa mga dingding nito? Mm-hmm. So, sa ngayon, paano pong pwede namin maitulong po? Sa Team Kalingap kami, kasamaan ko si Kuya Jan Rivera. At dito kami ngayon, no, para syempre malaman din yung buhay nyo. At kung pwede, kung anong pwede namin maitulong sa inyo. Ganun. Sa pangunahing pangungailangan, di ba? Pagkain natin. Diba? Kumusta naman yung trabaho mo ngayon? Okay lang po. Sa wakas, saka 180 naman. Isang araw yan? 900 plus po eh. 910. Eh di meron akong 180. Mm-hmm. Yun. Tapos may libreng ulam na rin naman syempre. Pagkatapos, pinakakain naman ako. Mm-hmm. Talagang ano, sanay na kayo dyan sa gano'n paglalako, maulam-ulam. Sanay na. So, pinapangarap din na magkaroon din ng sariling puhunan na gano'n. Parang gano'n. Diba? Mm-hmm. Pero, ano po kayo? Magaling din kayo? Marunong magluto? Gano'n? May alam. May alam? May alam sa pagluluto. Pero, prosigido ka din na gano'n? Interesado ka na? Interesado. Pag sa interesado, talaga. Gagawin yung lahat talaga, no? Kaya nga po, ano, tawag dito, umaasa ako yung kagamitan sa duli, kung sakali ako'y mapili, ay di gagamitin kong panimula iyon. Yung baga pong burner na lutuan. Nag-apply ako, baka sakali na lang. So ano nyo dito, sa pagtira nyo dito? Ilang taon nang kasama kayong tatlo dito? Apat po kami. Eh, apat kayo? Yun yung estudyante? Oo, yung estudyante. So, apat kayo dito nakatira. So, sa pagtira nyo dito, ano yung pinaka problema talaga nyo? Yung medyo nahihirapan kayo sa part na yun? Yung sa akin lang po talaga, sir, yung may magmagandang loob, kahit paano, pang dingding o ano. Yung makaano lang sa ampiyas ng ulan. Kasi wala na doon naman talaga. Kasi wala na po talaga. Tsaka mahina na yung haligi. Delikado. Then, isa din sa pag-ano din, problema dito, ay talagang yung haligi. No? Isang ihip lang ng hangin. Isang ihip lang po talaga, may rapak po talaga yan. Babagsak. Pero sa pag-aalaga mo man, wala ka mang problema? Wala naman po. Okay naman. Kumakain man sila. Talagang ano, napaka laking ginhawa din sa kanila na andyan ka. Oo, diba? Mas malaking bagay po yun. Kasi syempre nag-isip ka ng magiging sideline racket mo, di ba? Para magkain. Magkain. Kasi kung isipin nyo, wala na yung mga magulang nyo, di ba? So wala man ding ibang tutulong, di ba? Hindi man sa lahat ng bagay may mag-aabot ng pera kay tatay. So talagang ano, yung pamilya din sa Alawiho, kumpleto din sila doon? Mga anak niya doon? Andun po yung anak niya, dalawa. Tapos yung manugang niya, doon din. Sa akin lang naman baga po ay yung mabisita lang ba? Tapos mabigyan din yan. Ilan taon na si tatay? May 64 ka na ano? Wala pa. Mga 50. 1949. Then may 60 ka na nga. Mga 60 plus na. 60 plus ka na. So, hindi pa siya na-membro sa senior citizen? I-member ko nga po sana. Iwala nga siyang requirements. Kasi andun sa ano niya,
Asawa niya? Hindi po, sinunog niya. Adi, hindi ko makuha maski ID man lang. Wala siyang ID, kahit isa. Wala. Grabe. Kaya sana yun yung hiling niya po, na kahit man lang mabisita siya dito ng pamilya niya. Po sana. Ay wala, eh, magpa 5 years, dati man lang kinukuha, hindi man lang binibisita. Oo. Hindi naman nakatira sa ibang lugar, di ba? Oo, kalapit-lapit lang. Kalapit lang na unisipyo. May bunso sana, yun na lang sana ang pag-asa niya at wala pang walang anak. May asawa pero walang anak. Ano sa akin, bisitahin man lang sana ng bunso ba? Para maalaman yung sitwasyon dito. Ano kaya sa tingin mo yung naging dahilan niyan? Ayaw nila na tulungan or ayaw nila na... Ano po kasi, tawag dito, naging sakit ba? Din sa kanila. Pag ganyan? Oo. Bale, dagdag nung malakas pa siguro, may mga pinaranas din siya. Aha. Na hindi matanggap ng mga anak. Kaya naman siguro, yun na yung ganti naman ng mga anak na hindi naman dapat gantihan. Pero hindi naman talaga dapat yan, oo, di ba? Oo. Kasi... Magulang naman magulang kasi nila talaga. Yan. Hindi naman sila lalakin yung dahil di naman sa kanya. Di baga po, sir, ano? Ay wala man, di man nila magawang bisitahin. Bigyan man lang maski isang kilong bigas o kahit dilata o Lucky Me. Wala. Magpa 5 years na. Sabi ko nga, ano gusto mong pumunta dun sa mga anak mo? Ayaw naman. Ayaw din niya. Eh dapat yung anak na lang sana magbisita. Siyempre, alam naman nila na. Pero nabalitaan na nila na na-paralyze na si ano. Alam naman po nila kasi alam. Bago siya magpunta dito, paralyzed na galing sa panganay. Ah, inarugaan din siya ng halos. Doon siya nakatira. Oo, na isang taon. So ngayon, hindi yata maganda ang pagsasama ng anak niya at siya. Parang wala, nagkalayuan ng loob. Nagsimulaan ng pabayaan na. Wala nang pakialaman. So, buti na lang andyan ka din na, di ba? Kahit pa paano, ayan, nakaka-ano-ano man ako maski sa pagkain. Nakaka-suporta ka man din sa kanya. Grabe. Yeah, saludo kami sa mga ganitong, di ba? Ibigira lang ganyan na kaya kahit nga. Tiyo, di ba? Tiyo, syempre, kumpleto pa yung pamilya niya. Dapat kumpleto po talaga. Ang anak niya is nasa apat. Apat yung dalawang lalaki, tatlong lalaki, isang babae. Yun na, sa apat, wala man lang baga pong mag-aruga man lang at hindi. Like, kahit hindi na magtitira doon, kahit magsuporta na lang. Magsuporta lang, ay wala yun naman. Talaga. Yun lang yung magang hinihiling ko naman, baga pong suporta na yung ama nila. Ay wala naman nangyayari baga. Kaya sana, halimbawa kung mapanood nila yung video na ito, di ba? At least man lang ma-realize nila. Kaya nga. Nandito pa si Papa nila, di ba? Kailan pa basta pupunta dito kung ano na, di ba? Pag wala na. Yan ang mahirap. So, ano po yung maging message niyo po sa pamilya, di ba? Para malaman din nila, pamilya ni Kuya, ni Tatay. Para sa akin po, ang message ko lang para sa pamilya niya, na inabando siya, hindi lamang ginusto nila nung ama nila na magkagayaan din siya, at hindi rin ang ginusto magpabigat din sa kanila. Ang sa akin naman, bisitahin ninyo man lang. Sa looban ng 5 taon, wala man lang kayong ginawang pagbisita dun sa ama ninyo. Susuporta lang sana, kahit suporta, okay na yun. Kahit di na kayo bumisita, magpadala na lang kayo ng pang-maintenance nito, pagkain, lahat. O yun lang, okay na yun. Sapat na yun. Simula di na kayo naawa sa ama ninyo, garayuan na nga. Nung pag hindi siya makakainom ng gamot, ng maintenance, pag dinadalang ko siya ng pagkain, tinatanong ko naman kung nahihilo. Oh. Ay, minsan nahihilo naman daw po siya. Minsan, so may possibility pa yun na babalik yung ano niya. Buti nga't maano nga siya, oh. Kahit hindi siya nag-i-exercise, sabi ko maglakad-lakad siya sa umaga. Oo. Hindi pagkagising niya, diyan na diretso upo. Hanggang wala na. Umabot ng gabi, hapon, ganun. Minsan kasi nagtitinamad na rin siya, minsan diyan na nga rin kakaihi kahit kaya naman niya. Sa akin, tulungan na lang tulungan din niya yung sarili, din. Baga, so, sir, ano? At sa umaga, ay maganda mag-exercise. Kahit maglakad-lakad na siya, nakailang ulit nito. Lakad-lakad, malakas na yun. Kasi makakaano din yan. Ay, manghihina ka po, bagay hindi niya tutulungan ang sarili niya. Kaya nga. Diyos ko. Buti nga't hindi siya naglalatay, kahit gayaan talaga ang ano niya. Nakakaupo siya. Tatay, kumusta naman po kayo ngayon? Mabuti na ako. Mabuti naman po. Nakakatayo naman. Nakakatayo-tayo ka man po. So, nangangapit na kagit lang ako. So,
mahawak lang siya dito sa mga ano. Kasi yung tungkad niya po, nakakatayo-tayo po kayo. Ayun, hindi po. Nangangawit. Nangangawit din. So tatay, yung mga pamilya mo pala nasa Alawihaw? Nasa sa Dait. Hindi ka man lang binisita rito kahit isang araw lang. Ay, hindi po. Hindi napapadala ng pangsuporta. Maganda ang trabaho ng anak kong isa. Ano maganda yung trabaho ng mga anak niya? Puro man ni, ano ay, si, ito na sa kalaw na ng basod, nakatira, si, ano. So tatay, pag halimbawa nanonood sila sa vlog natin ngayon, no, kasi i-upload natin, ano yung mensahe niyo po sa kanila, sa mga anak mo? Wala na po akong ano sa kanila, kundi ang ano ko lang, bisita lang. Bisita ka lang po dito? Di man lang po na bisita eh. Mas galin. Bali, tatlo yung anak kong yan. Apat? Isang babae, isang dalawang lalaki. Tatlong lalaki? Tatlo. Di man lang bisita po. So, yun lang po yung kahilingan din po niyan, ma. Makita o man lang yung mga anak niyo po. So, alam naman po nila yung lugar dito? Oo, oh, alam naman po nila. Alam po nila ito. Dati po may bahay sila eh. Ah, dito dati? Dati may bahay sila sa looban. Ah. Nagkawatak-watak nga lang po sila simula nung wala na silang tahanan dyan sa looban. So, napadpad sila doon sa ano? Sa Dait. Dait na. Mm, po. So, ngayon, Dito kayo natutulog? Or sa kabila? Sa kabila po. Sa kabila. Mm. Andun yung mga gamit nyo? Gamit lang po nandun namin. Ah, so once may tao na doon nakatera, dito balik kayo? Mm-hmm. Balik na po kami. So dito kayo matutulog? Walang po. Walang natutulog dito. Saan natutulog dito? Ah, ikaw po dito. Di ba dinirikado dito sa baba? Dito kayo nagluluto? Oho, dyan saan. So, ayun, grabe. Sobrang init pati. Mainit po talaga. Puro yero po, pati yung dingding nito. Kaya napakadeligado pag, halimbawa. Maayos man po ito dati eh. Oo, wala, nautay-utay. Nautay-utay din yan sirain. Bakit po? Hindi ko alam. Paggatong? Siguro. Ah, maayos po talaga ito. Eh, ginagawa niya, ginagawa niyang panggatong. Panggatong? Yung mga dingding po nito, tatay? Ito, tulad nito, ayos pa naman to, kinuha niya, eh di natipag. Yan, oh. Dingding yan, nakapix yan, tapos okay naman yan. Ay, wala na, utay-utay. Parang wala na ng saysay, wala ng tibay. Oo. Ayan si Kuya Toto, no? Ayan Kuya Toto. Ano yung nakikita mo sa kanila? Talagang deserve nilang tulungan? Ah, talagang dapat deserve talaga tulungan, ano? Kasi nung una, talagang nung una ko sila na-scout, talagang kawawa talaga, no? Kasi nung una, dito sila nakatira noon. Itong kama na to, yun pa rin hanggang ngayon. Dito sila natulog magkapatid. Dito sila natulog magkapatid. Tapos ito, mga damit nila dito noon, nakasampayan dyan. Yan, dyan, no? Nasaan ang damit niya ngayon? Wala na? Wala na po. Inano na niya, inutay-utay na niyang masunog. Sinunog niya. So, yan mga kalingap, talagang deserve talaga nila tulungan, ano? Dahil... Buti na nga lang kampo at may nagbigay ng damit. Ay kahit pa paano, minasusuot. Kasi, talagang hirap po yun naman si, ano, si Aldin, ano? Si Kuya Aldin. Ay, hindi sapat, no, sa alaga niya ito, may maintenance, sa kapatid niya na parang si Uyang, no? So, kasi yung may alaga ka pa na estudyante. Kano'n ano yung estudyante? Pinsan buo, pero dalawan taon, nasa apoder ko na. Ah, ikaw na yung ano nun? Nasa akin. Grabe, napakasipag. Napakasipag po ng ano. Ah, pamangkin ka po niya? Pamangkin. So, grabe. Dito po kayo. Ito po.
So, sa ngayon po, naandito na po yung Team Kalingap. Ano po yung masasabi niyo po? Oh, andito na po. Andito na po ang Team Kalingap, no, na nakilala na po kayo. So, baka po, siyempre yung mga viewers natin dyan, mostly mga OFW, sila yung naghahanap na pwedeng matutulungan. Kaya baka isa din kayo sa pwedeng matutulungan natin, no? Kaya sa iyo, para sa iyo. Siyempre, ikaw yung mas may alam na kung anong pangailangan ng pangailangan nyo dito sa loob, no? Diba, maintenance ni tatay, pagkain nyo sa araw-araw. So, anong masasabi ko sa ang masasabi ko lang po, sana makahingi kami ng kaunting tulong para sa pangangailangan namin. Hindi man po sa pang-araw-araw, yung abot na kaya lang na itutulong nyo sa amin. Yun lang naman po yung hiling. Sana sa mga Kalingap, kayo ang tulay para kami ay matulungan. Maraming salamat po. Anong nangyari sa kami mo? Ay, ano po, inborn po yan. Panganak pa lang. Ganun talaga yan? Mm-hmm. So, pag maglalako ka, talagang ano? Okay naman. Anong okay naman sa'yo? Kakapaglaba ako. Kakapaglaba? Kakapag-igib. So, ikaw yung naglalaba sa kanila? Mga sa kanya po, hindi. Kasi, ilan yung nilalaban ko. Hindi ko na maabot yung labahan niya. So, nakakapag-awaw naman siya. Minsan, pag may powder, ginagayan na lang niya sa timba. Tapos sinasampay na lang niya. So, sa dami kong tanggawa, di ko na rin maabot yung ano. Ako nga, natatambakan din ang labahan. Ang lalabahan mo yung sa iyo at saka... Oo, dun sa pinsan ko at saka sa kapatid ko. Grabe, sipag ano. Siguro, isipin mo kung wala ka sa poder ni ate. Ano po? Ano yung parang, magiging buhay ni ate ngayon? Di ba? Siguro, hirap din. Hirap din po, siguro. Kasi nasa akin naman na po yan. Simula talaga, ilang taon na siya? Ano na po siya? Hindi ba 38 na siya? Ay, may lola kami nag-alaga sa amin. Ah, si lola pala nag-alaga. Yung magulang ni Tio, ano, Tuin. Ay di, yun, namawala si nanay. Parang ako na talaga ang nagdiretso mag-ano, asikaso sa kanya. So, di ka man din na, di ba normal ang mga mahihirapan ka? Pero ano yung, ano mo talaga, yung motivation mo sa buhay? Bakit mo pinaporso yung ganitong trabaho, di ba? Ano yung inspirasyon mo? Sino yung inspirasyon mo? Bakit talagang nagsusumikap ka? Para po sa amin. Sa amin. Para sa amin. Wala man pong iba. Wala na kayong ibang inasahan din? Mga tita or mga kamag-anak na tutulong? Wala na din? Kaya ayaw mo din na ganun na aasa sa kanila? Nahirap ka rin baga pong umasa. So, baka may masabi pa. Kaya magsumikap na lang. Magsumikap ka na lang. Para pro okay naman yung ano mo yung pagbebenta ng mga ulam. Okay naman yan? Po. Araw-araw ba yan? Nag first day po ako ngayon ng ano, ng tinda. Nagsimula pa lang po kami ngayon. Kasi nung nakaraan na maelstroke po yung ano, pinaglalakuan ko kaya na-stop kami. Na-stop muna. O sab nagkaroon po kami ni yung dati kong skate chairman maghanap buhay daw po kami. Ayun, nagsimula kami ngayon. Kaya naglalako na naman. Eh, di may... So, nung natapos kayong naglalako, magkano yung naiuwi mo dito sa... Ano po, 180 po ngayon. 180 half pesos? Half day. Mm-mm. Ano yung binili mo dun? Pagkain mo? Ano po, andyan pa. Di bigas. Panikitibo. Ay, yung pera. Kaya ngayon, may dala kaming bigas dito. Kahit man lang sa... Siyempre, ang hinahanap po namin dito, yung matutulungan pa. Kaya, mali natin sa pagbalik namin muli dito. Diba? May ano na po, may mga tulong na po. Ikaw, ano, ano pong message niyo po? Na, kapunta po kami dito sa inyo. Ano pong message niyo po? Wala po. Wala? Masaya po kayo? Opo. Kung tutuusin po talaga minsan, sa bigas nakakapos talaga kami. Oo, oh, siyempre. Kaya nagagawa ko mangutang dyan sa tindahan. Kasi mahirap kasi yan sa inyo na wala talagang... Pinagkukunan talaga, di ba? Ay, ano naman po, kung saan may isang buwan at kalahati at nakasama naman mabuk kami sa purpose mambaga po. Mm-hmm. Ikaya lang, parang di pa rin po sasapat. Pero okay na rin at may inaasahan. May kahit kaunti. Oh, may inihintay din kayo. May inihintay. Kaya, yun, utang, bayad, utang, mm-hmm. Kahit pa paano. Ayun, may bigas kami dito. Ano? Sige po. At... Salamat po. Sige po si dati, no? Sana din si tatay makabisita man ng mga anak ko. Yun nga lang po yung... sana yung mga anak sana makabisita. At wala na, 5 taon na. Di man lang binibisita. Mga
Maloy natin sa vlog na ito, tatay, na mapanood din nila ng mga anak po ni tatay o kaya asawa po niya. Pero okay naman kayo ng asawa niya. Ay ano po, stroke na rin, na-paralyze na rin. Parehas din po kayo? Ang kayo na iba lang po, yun nakahiga na lang. Eh siya naman nakakapaglakad pa. Yung anak niya na may stroke lang din, siguro ay ilan to? Nasa 41 yata yun. Grabe, no? Yun yung nasa Alawihaw na inaalagaan ng anak niyang panganay. Grabe din parang nangyari sa pamilya nila, tatay. Mm. Kaya sana po makakalingap na ganun po matulungan po natin sila. Diba? Kahit mga nasa pang-araw-araw niyo po, no? Para siyempre gagaan din yung ano mo. Kaya nga. No? Yun nga yung problema, yung pang-araw-araw na ano yun? Kung meron ka makikitain, iipon mo na yun. Diba? Para in case na gusto niyong bibili ng mga, halimbawa, trapal. Diba? Yung pang-suporta lang baga po. Emergency din po na gastusin. Mm-mm. Alam mo maintenance ni tatay, maliban sa mga sartan. Wala, yun lang po. Walang iba, kasi hindi naman siya nagpapacheck up. Pag ano, sa center kayo humingi ng center po, ng gamot. Mm-hmm. Pag mayroon silang stock dyan. Mm-hmm. Ay, minsan nakakaurubusan baga po. Opo. Kaya, ayun mga kalingap at ito po ating unang punta dito nung kasama sila Kuya Toto. At hopefully makabalik tayo dito at makadala tayo ng mga tulong no, para sa kanila. No. Ano bang paborito mong pagkain? Ano ba paborito mong pagkain? Isda po. Ay, isda. Isda yung madalas inaulog. Matakaw siya sa piniritong isda. Ayaw mo jalibid? Ha? Ano? Ayaw mo jalibid? Oh. Isda po. Gusto mo doon? Tutang muna ako. Walang pera kami. Walang pera. So, ay magbibigay ako ng pera sa inyo. May one tag dito. Oh. Oh. Ano mo sa camera? Salamat po. Ayun yung camera yun oh. Ayun yung camera. Ayun oh. Ano daw masasabi mo ate doon? Salamat sa ulit ng pera. Salamat na sa ulit. Ay, Diyos ko. Grabe. Ano? So, natutuwa ka naman din na ganito. Okay naman kahit po. Kahit mahirap, tiis-tiis. Okay. Kahit simple yung buhay lang. Kaya ano? Ang... Kaya sana may mga tutulong pa, ano? Oo, buti nga po kahapon, kahit paano, napili rin ako ng kabarangay captain namin para mabigyan ng kaunting grocery. Ah. Galing sa DSWD. Okay. O di, na 3 kilo po yun. Tapos may 4 yata. 5 dilata. 5 dilata. Tapos kape ay para 1 dosena. Mm. Ayun. Buti nga lang. At, ay, pang Diyos ko na hirap. Hirap ako sa alam sa aking alaga na high school. Grade 10. Grade 10 na? Mm-mm. Tapos, yung pang araw-araw nga. Yung allowance. Kaya kulang ha. Kung kulang. Susumahin po talaga yung salako ko na nakikita ako, kulang. Siyempre. Kaya nagsusubok nga po ako ng yung mga lending-lending. Mm. Kahit pa paano sa'yo kikakayanin at para kay yung makadagdag baga po. Mm. Ayun, may 60 naman. 16 everyday naman. Ah, okay. At hindi pwedeng magtingga. Kaya naman maanuhan at may lako na naman. Kasi simula nga lang ngayong araw. Ah, simula ngayon. So ano yun? Araw-araw na po yun. Sabi ko nga, ang pahinga ko lang Sunday. Sunday lang. At pag ano, pag magtigil ako ng Sabado, another Monday, may allowance na naman. Kaya mapagod, huwag tumigil na. Huwag talagang titigil. Yun naman sinabi ko dun sa nilalakuan ko. Na araw-araw? Araw-araw na hanggang Saturday. Para tuloy-tuloy yung porsyento, hindi maputol. Ano yung dependence sa kita mo? Pag malaki yung kita, malaki din yung porsyento. Ay kanina nakala 910 lang po ako, kaya naging partida ko rin nasa 180. 180. May libre ulam naman na. Pag-uwi mo? Pag-uwi. Tapos minsan, yung pinakain ako kanina doon. Sa ate, sinasabi mo yun doon? Hindi po. Minsan, nakakasaing na sila para ulam na lang yung dala ko. Kakain na lang. Marunong ba siya rin magsaing? Sa rice cooker. Rice cooker. Doon siya natuto. Grabe. Ayun, dati naming rice cooker, nasira din naman. So, ayun. Salamat din sa dahil nakilala. Opo, maraming salamat din po sa pagbisita. Lalo naman. Thank you rin kay Kuya Toto. Akin na. Hindi, hirangin ko lang. Kaya, may pagalawin mo. Sige po, ano, maalis mo lang kami ha. Sige po, maraming salamat po ha sa pagbisita. Magpagaling po kayo ha.
Sana nga po, pagdarasal natin. Baka na may extra ng tungkod kayo. Ah, ito ba yung tungkod niya? Oo, baka pwede mamahingaan. Ito ba yung tungkod niya gamit? Oo, ay maiksik naman na. Ay baka ma-outbalance baga. Ganda talaga yung ano. Yung may hawakan. May hawakan. Sige, malay mo tate. Pagbalik natin. Pagaling po kayo ha. Sige. Ano, alis mo na po kami. Sige po, maraming salamat po sa pagbisita mga sir ha. Thank you po. So ayun mga kalingap, maraming salamat po, no? At meron naman po tayong bagong nakilalang matutulungan po, at sana po sa mga viewers natin, no? Tulungan tayo para meron tayong maiabot din po sa kanila, no? Kahit man sa kanilang pang-araw-araw na konsumo, no? O kaya pantulong kay tatay. Salamat po sa inyo lahat, and hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. See you on my next vlog po mga kalingap. Alam po, bye bye.